Hello guys, good morning, welcome back to my channel and welcome back to Vanessa's Style Vlog. So hello mga ka-teacher, so I'm going to call you na guys a teacher, mga ka-teacher, kasi kunwari teacher tayo. So as of today, it's my 8th day of teaching in 5-1 talk. So ayun, 8 days ko na, and kagabi nag-check ako kung ilan yung nag-book sa akin today. Ang nakita ko lang is 2. And then, so on and so forth. I started 7:30. And then ended up 10:30. Oo, 10:30. So, nung nagtuturo na ako, merong nagbubook habang nagtuturo ako. So, dire-diretso siya. Gugutom ako and nagje-jabs ako kasi hindi pa ako nag-agahan, and then hindi din ako nag-jabs pa. Eh, kasi normal sa akin na mag-jabs ng umagang-umaga, ganun. And then, so today's video, guys, is my JK12 training. So, mamaya, alas 12 hanggang alas 2, ang training ko for JK12. What is JK12? So, sa mga mag-a-apply or wanted to or planning to apply in 5-1 talk, is our first rank is new teacher, new hired, and then newly qualified teacher. So, newly qualified teacher na ako. Kasi nagtuturo na ako, the newly qualified teacher. And para maging junior teacher ka, kailangan mong ma-accomplish yung mga training na kailangan mong pagdaanan para maging junior teacher ka, and then umangat din ang iyong salary. So, yun. So, as of this moment is, I'm done with high five training and then BK training, BK12 training. So, nakatag na ako doon. Tapos ko na yon. Ngayon, ang kailangan ko namang training para umangat ng konti sa sahod ko ngayon is yung JK12 training. So, yon guys, kapag ano, kung naisip nyo na dati na siguro pag natanggap ako sa 5-1 talk, all I have to do is to teach. Well, oo naman. Pero, meron din, katulad ng mga public teacher or private teacher, meron din silang seminars na ina-attend para maging teacher 1 sila, teacher 2, teacher 3, teacher 4, ganon. So, meron din sa 5-1 talk. So, habang umaangat ka naman from newly qualified, from new hired teacher to newly qualified teacher to junior teacher to master teacher to ganon and so on and so forth, kailangan mong mag-training para matuto ka. Para syempre lahat naman ng ano ng degree kailangan pinaghihirapan, 'di ba? So yun, we have to undergo trainings before tayo mag-lift sa ating ranking. And then what else? So ngayon, yun nga, bago ka guys pala, bago ka makapag JK12 muna yung sasabihin ko. So, before ka mag JK12, is kailangan na accomplish mo na yung high 5 training and then BK12 training. So, upon application, yun na yun, yung high 5 na pinapasagutan sa inyo, and then BK12, yun na yun. So, magtuturo ka pa lang, nagawa mo na yon. So, habang nagtuturo ka naman, kailangan mong gawin yung training ng JK12. And then, after you achieve the training JK12, bago ka pumasa. Dapat pumasa ka sa JK12 bago ka mag-SK12. Ganon. So, syempre, wala naman tayong masyadong ginagawa. So, kailangan i-accomplish natin yung mga trainings para umangat yung sahod natin, para mas malaki yung income natin every day. And then ano pa ba? So yun, later I'm going to try to vlog kung ano ang nangyayari sa JK12, kasi I myself still don't know how it runs. Pero as of this moment, syempre nag-book ako ng nasa page, my page natin, yung mga tanggap na, alam nyo yan, yung mga kapag natanggap ka na, meron ka kasing sariling page. So, guys, hindi siya page sa social media na like Facebook account, page, hindi, girl.
page mo dun sa 5-1 Talk. So, dun mo makikita yung mga bookings mo, yung open slots mo, and everything, and so on and so forth. Ganyan. So, parang yun yung attendance report or yung datas mo na soft copy. Soft copy kasi wala ka namang, hindi mo naman nakahawakan kaya soft. So, yun. Ano pa ba? So, as of this moment, kahapon, minessage ko na yung aming trainer for the JK12 na, hello, good afternoon, my name is Teacher Vanessa Sky, and I book my JK12 training tomorrow, Saturday at 12 p.m. to 2 p.m. Tapos, nag-comment si trainer na, which is Emma ng pangalan, is, sabi niya, okay, noted to that. So, ayun, belong na ako. And then, may nag-message dun sa Skype ko na grupo kami na magti-training. So, nandun na kami lahat. Kailangan mo lang sagutan yung ganito. Tapusin mo yung, may bibigay siya sa yung task na gagawin mo para ma-belong ka sa training ng JK12. So, yun, nagsagot ako. Medyo pinagpawisan yung utak ko. Pero kaya naman. Hula-hula, day. Oy, joke lang. Hindi, kailangan natin i-memorize yun. And then, isa puso para malaman natin yung mga kailangan natin gawin kapag nagtuturo na tayo sa 5-1 Talk. And then, what else? Pagkatapos kung nasagutan yun, isi-send mo sa kanya yung 100%, 100% lang ang tinatanggap nila, ayaw nila nang may wrong. Pero don't you guys worry sa mga gusto mag-apply sa 5-1 Talk, hindi naman siya mahirap kasi may mga choices siya. Kung mali yung unang sagot mo, gawin mo ulit. Kung mali ulit, hanggat magsawak, hanggat makuha mo yung 100%. And then what else? Oh, so yun, early this morning, may book ako. So ang aga ko nagising, inaantok pa nga ako ngayon, gutom pa ako. 10:30, mag-aalas 11 na. And then, may book ako ng alas 7 hanggang alas 10 nga. So, clean-nose ko na yung iba kasi naantok ako. And then, what else? Nung may message yung trainer namin, which is si Sir Eman or Ma'am Eman, I don't know kung babae siya or lalaki siya, ang pangalan daw namin dapat sa Skype namin is ang aming teacher name, which is, ay ito maliktad, ito ang aking teacher name, Vanessa Sky, pero ang tunay kong pangalan is Vanessa Assis Bilardo. Oh, it's Vanessa Vilwan Assis Bilardo. Okay, so yun. And then what else am I going to share with you guys? So, as of this moment, hindi pa ako sumasahod, pero kasali na yung pangalan ko sa cut-off ng from September 16 to September 30. So, nag-start kasi ako at September 22. So, September 22, 23, 24, kasama na yung 22, syempre, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakit 30? 6 days lang ako. 24. Siguro 24 ako nag-start. Ay, natanggap pala ako. Na-launch ako nung September 22, pero nag-start ako ng bookings ko is September 24. So, I have 6 days na sasahurin. And thank you, Lord, kasi for that 6 days, meron akong 53 bookings. So, ngayon, another cut-off na naman kasi 3 na ngayon. Pero yung sahod ko, last cut-off is wala pa. Kasi ang sahod pala dito is 5 to 10 days after nung cut-off. So, after nung cut-off na 15 to 30, magbibiling ka pa ng 5 to 10 days para sa sahod. So, yun. So, excited ako kasi it's my first job after ko mag-for good sa Philippines. So, yun lang, guys. Later, I'm going to share with you guys kung ano yung kaganapan sa JK. So, keep on watching my vlog. Okay, thank you!